Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talagang tuwang-tuwa naman itong sinunduralis na ito nang malaman na aatras na nga ba ng tuluyan itong si former President Rodrigo Duterte sa kanyang kandidatura bilang isang senador at tatakbong bilang isang mayor ng Davao. Dito nga natin makikita na talagang ang kabit nga ni Eliza Tanas na ito ay tuwang-tuwa nang malaman naaatlas na si former President Rodrigo Duterte dahil mawawalan na sila ng tinig. Ngunit banat ng maraming netizen na hindi na muli makakaupo ang grupo nga ni Liza Tanas at Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Dagdag ng maraming netizen na sana ay magising na ang lahat nang tuluyan ng hindi pa maupo ang mga korap na mga opisyalis ng bansang Pilipinas dahil ang kawawa ay tayo din lang kung ibebenta ninyo ang inyong mga boto sa 5 kilo o sa 500 piso lamang. Banat pa nga ng maraming netizen na talagang dapat nang maparusahan at imbestigahan ang mga korap na opisyalis at mga pulpolitiko na nakaupo ngayon sa pamahalaan. Dahil higit sa lahat na hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin ay talagang nagpapakasasa na lamang sila sa loob mismo ng palasyo. Well, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nyo natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Balik mo sa politika sa Davao City. Ang sagot ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ayoko na. Oh, wow, wow. At mayroon daw na pasayo-sayo sa tuwa, mga kababayan. Dagdag pa ni dating Pangulong Duterte, hindi naman kailangan Duterte ang maging mayor ng Davao City, di ba? Oh. Sayaw, kikay, sayaw, kikay. Oh. At alam naman natin, mga kababayan, na bawal na ang substitution ngayon, di ba? Oh. Kung aatras man si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay hindi na rin siya pwedeng isa-substitute ni Baste na tumatakbo pong vice mayor. Kaya ang kabilang parlor, mga kababayan, ay naaamoy na ang victory. Oh, oh, sayaw Kikay, sayaw Carlos, sayaw Carlos. Eto na ba ang susunod na magiging Yorme? O pwede rin Yorme. Oh, Yorme, si Yorme. Kung aatras na si dating Pangulong Duterte, panoorin pa natin, mga kababayan. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait natin mga viewers all over the world. Kagaya na lamang nitong si Maimi from Japan. Thank you so much po, madam. Ang kababayan natin si Kikay Life Adventures YouTube channel. Thank you so much po, madam. I-follow niyo po si Kikay Life Adventures po, mga kababayan. At ang kababayan natin from Norway, si Madam Ruby Valle. Always watching po daw from Norway. Thank you, narito po ang video. Hoy Carlo, tumigil ka na! Sayo ng sayo itong aklo. Ayaw ko na. May magiging masaya dyan sa ano, mayor, sa payag mo yan. Ayaw mo na. Ayaw ko na talaga. Hindi kailangan Duterte ang mayor. Wag naman! Swiyo, payag kayo mga taga-Davao City na mapapalitan na ang magiging your may ninyo ay si Carla, isa si Carlo. Ayaw na doon dati Pangulong Digong, oh. Ano ang aabangan ng mga taga-Davao sa muling pagbalik ni Rudy Duterte? Ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Count me out. I am retired. As mayor. Paano na yan? Count me out daw. As mayor, ang pagbabalik. Ano ang abangan? Hindi na ako babalik. Oh, kinlaro pa ng ano, Harry Potter, mga kababayan. As mayor, oh, di ba tumakbo ka? Parang ano, wala na akong balikan. Isa na naman ba itong patibong ni Digong, mga kababayan? Nabitag niya si ano ay Carlo. Diba nung una, sabi nila tatakbo daw itong senador o tatlo sila, walang maiiwan sa Davao. Kaya bigla-biglang nag-resign si Carlo sa civil service at saka tumakbong mayor ng Davao City. O ngayon, sigurado talo si Carlo. Tapos mga kababayan, biglang sinabi ni Digong na ayaw ko na. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. Oh, pero hindi sinabi na para sa iyo, Carlo. Pero hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. Oh. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time
Ecclesiastes 3. A time for everything. Mayor, but you are running right now. A time to be young and a time to be old. Kapag mayroon pinaplanong mga bitang ito si dating Pangulong Duterte, hindi sumasagot ng diretso eh. Basa na natin yung estilo, mga kababayan, baka patibong na naman yan, no? Ni dating Pangulong Digong, di ba? It's time to be active. Hindi sinagot ang ano eh, reporter. For everything. Mayor, but you are running right. It's time to be young and it's time to be old. Bingi-bingihan, it's time to be active and it's time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Ayun, sorry. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay pati tatay ko dyan sa cemetery. Kasi wag naman muna, PRRD. Maingit ako sa kanila. Wag kang magmadali dahil anyway, kapag mag-rest in peace na tayo, mga kababayan, rest na tayo habang buhay. Oh. Enjoy mo muna ang life. Oh. Marami okay, pa na tayong na, babanatan, PRRD. Hindi pa, because you run for mayor. Hindi na. Oo, see? But you run for mayor. Sabi ni dating Pangulong Digong, hindi na. Oh. Anong ibig sabihin nito? Hindi na. Wala na. Wala na? Whatever the out na ba, PRRD? Political fortunes of my children. Nagpa-party na ngayon, sigurado, mga kababayan, si Carla. Si Carlo. Kanilang ibig sabihin, tumatpo ka man ngayon na mayor. Ayaw ko na. Kasi, huwag mo akong pilitin. Pag naubos, naubos na pa tayo ito yung mga hugasan. Kayo na mga pinggok. May magiging masaya dyan sa ano, mayor, sa payag mo yun. Sayo na ngayon. Ayaw mo na. Ayaw ko na. Whoever, alam mo, leave it to God. Mm. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could ayaw lang mga taga Davao ng hindi Duterte eh. Lalong-lalo na Nograles. Not be that way. Kasi ang buhay para sana nga lang, no, isa lang ito sa mga strategy ni dating Pangulong Duterte para litohin na naman ang mga kalaban. Pero paano kung totoo? Kung nasa palad nila, Indayan, nila, ni Pulong. Pero ang sinabi niya, kina-Inday at Pulong. Pero Vice President si VP Inday, tapos si Pulong is Congressman. Sino ang papalit sa'yo, Mayor? Hanggat hindi ka ama-atras, PRRD, ay hindi kami. Ay isipin namin na isa lang iyang biro, di ba? Diyan sila galit kay Duterte, mga kababayan, dahil lahat na lang hindi daw siniseryoso, pati sa Senado. Hanggang sa Senado, dinadala daw ang biro. Galit ang mga senador, mga kababayan. Mm. If they stay there forever or just for one election and re-election, sana sa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa iba. Sa iba? Wala na akong mahingi sa Diyos. Diba sabi mo, PRRD, nabobored ka na dahil pag alis ng asawa mo pa kinaumagahan, andyan ka sa ano, sa sopa, nagbabasa, umuwi na lang si Hanilet, mga kababayan, nadatnan siyang nakatihaya doon sa sopa pa rin, nagbabasa. Ang sama na doon ang tingin ni Hanilet sa kanya, mga kababayan, kaya sabi ni dating Pangulong Digong, kailangan kong maging productive dahil ang sama na doon ang tingin ng asawa sa kanya. Pati hatihaya lang daw dyan sa sopa. Bahala na kayo dito. The resulting consequence. You said that would lead to the normalization of the relationship. Alam mo to, iba topic na naman. Pero ang sabi niya, mga kababayan, bahala na kayo. Ano ba? Maniniwala ba tayo dito? O biro na naman ito ni dating Pangulong Duterte? Sa tingin natin, biro lang. Pang-asar lang, mga kababayan, kay Carlo. Relationship between the United States and China. But ang ganda nito, no, kung ano, para sa taga Davao City, mga kababayan, ang pagkapanalo ni Trump sa Amerika na kaibigan ni dating Pangulong Digong. At sa tingin natin hindi aatras, eh, magiging mayor din yan, mga kababayan, ng Davao City again. Magandang ugnayan nila ni Trump, eh, baka mabuhusan ang Davao City ng ano, biyaya din. This would be fishing. Dahil ginurgor, mga kababayan, eh, ang mga proyekto sa Davao City nangagnag administration. Pakipag-partner ka na lang kay Trump dahil negosyante yan si Trump. The reason. Among the reason why
there is an irritant between China and the US is because of the presence of 9 military bases in the Philippines. Tapos, ang plano nila, no, dadagdagan pa daw ng Edsa, so, like 17. How can now... Wow. Ano na yan? Talo na si Biden. US and China be at ease with each other when there are 9 military bases here. Facing against China. Nandun pa niya sa Sambales, nandun yung mga... Oh. You know, ano, malayo pa kasi ang ano, but it would be good as it any other good. Time for the Philippines to ponder. Correct. Oh, maiiwasan na natin ang gera, mga kababayan. Unnecessary gera. Kasi ngag-ngag na gusto, gulo. Na it is not the best of our interest as it was then, as it is now. Sabi na noon ng mga, sabi nila mga aktivista, leftists, but they were not. They were just Filipino. Pati ako, bakit ako mag, why would I host a military base? Correct. To be foreign country. Oh, nagba. Bakit ka nga nga nag-host ng military camps dito sa ating bansa? Lalo na yung Amerika. Na tayo kaya ang maglagay ng military base sa Amerika, papayag sila kaya, mga kababayan? Yan lang ang isipin ni Ngagnag, mga kababayan. Reciprocal. Pumunta sila dito 1800. They treated us like a vassal state. And subjugated us to the rule for so many years. It's about time that maybe the next president or ito ngayon, if I may suggest, na tanggalin na yung bases. Actually, BBM, makinig ka. Tanggalin mo na yung bases dyan. Siya ang chief architect ng foreign policy, mga kababayan, si Ngagnag. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Next topic naman na itong ano, ha, discussion ni PRRD. Dito sa una nating topic na ayoko na. Retirado na daw siya sa politika, mga kababayan. At hindi daw kailangan maging Duterte ang maging ang mayor ng Davao City. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below. Magandang araw, mga kaibigan. Ito, super good news. Yung ginagawang Quadcom hearing, nako, si Solicitor General Medardo Guevara, dating DOJ Secretary ni PRRD, talagang nanindigan na walang jurisdiction ng ICC sa atin at hindi napatunayan yung alleged extrajudicial killings ng war on drugs ni PRRD. Okay, pakinggan natin ang balitang ito. Papayan sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Kamara sa di umano'y AJK na nangyari sa panahon ng Administrasyong Duterte. Tila halos malunod di umano sa kahihiyan ang congressman na si Aponte nang sagutin siya ng harap-harapan ng Solicitor General na si Bernardo Guevara. Matapos tila ipilit na sabihin ng mambabatas na dapat raw panagutin sa batas ang mga di umano'y lumabag pagdating sa usapin ng human rights violation ng nooy Dragon War ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nangyaring pagdinig, tila harap-harapan at matapang na pinatunayan sa Kongreso ni Solicitor General Bernardo Guevara, hindi naman daw pinagbabawal ang jurisdiction ng Pilipinas na mag-imbestiga, pero hindi na raw aasahan ng ICC na magbibigay ito ng suporta o kooperasyon sa ICC patungkol sa investigasyon ng di umano'y AJK sa war on drugs ng dating Pangulo. Dahil mayroon naman tayong sariling
gumaganang jurisdiksyon at tila ang lahat ng mga di umano'y paratang ng ilang mambabatas ay base lamang sa one-sided story at hindi nila alam kung ano ang totoong epekto nito, kung bakit kailangang ipatupad ng dating Pangulong Duterte ang laban kontra sa ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. At sa kanyang naging salaysay, sinabi mismo ni Solicitor General Menard Guevara na tila nanindigan nito na hindi napapasok ang Pilipinas sa ICC. Sa mainit na diskusyon, tila nasupalpal rin ang ACT Teacher Party List na si Franz Castro, matapos tila ipilit nitong sabihin na dapat panagutin ang dating Pangulong Duterte sa naging di umano'y AGK sa panahon ng kanyang administrasyon. Ngunit harapan itong muling sinagot ni Solicitor General Menard Guevara na kung ang ipinaglalaban ng mga mambabatas na ito ay human rights, ang ipinaglalaban naman ng dating Pangulong Duterte ay ang buhay ng mga Pilipino naging biktima ng mga taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot at ang buhay. Yan po, napakagandang development ito. Kasi tinitignan na lang nila yung alleged na napaslang panahon ng war on drugs. Eh, kumusta naman yung naligtas? Kasi, admittedly, meron talagang nadamay. At meron talagang nasubrahan yung mga pulis na gumawa ng talukuan. Eh, kinasuhan na yung iba na tanggal na sa serbisyo. Eh, bakit nila pagpipilitan na panagutin ang Pangulong Duterte? Na kung talagang may pananagutan ng dating Pangulo, ang challenge is sampahan na siya ng kaso dito sa ating bansa, sa mga korte natin, eh ang gusto nila ICC. Ah, hindi pwede yan. So, salamat kay Solicitor General Guevara na talagang iisa lang ang sinasabi. Walang jurisdiction ang ICC. Hindi tayo mag-cooperate. At sana panindigan ni Pangulong Marcos Jr. yung paulit-ulit niyang sinasabi na wala nang karapatan ICC na pumasok sa kanya. Okay, panoorin natin itong mismong Quadcom hearing na kung saan nagtistigo si Solicitor General Menardo Guevara. So, ang dating po sa amin, kung ang 52 lamang o 56 ang ibinigay sa amin na meron silang nakitang lapses, conversely, parang ang conclusion, doon sa mahigit na natirang mahigit na 6,000 kaso, ay ang conclusion ng IAS ay walang lapses na nangyari. Conversely, ganun po ang aming interpretation dahil 52 or 56 lang ang isinabmit sa amin. Kaya po ang ginawa ng DOJ dyan. Yes po. Well, ibig sabihin, ang napatayan ng inyong investigasyon, yung IAF, hindi kayo. Oo. Kaya tanong ko po. Kayo po ang dapat na nag-imbestiga. Kasi hindi nga natin mapapagkatiwala ng PNP dahil majority nga ng mga cases involve ang PNP. So paano natin masasabi, nag-conclude na kayo agad na ito lang, 52. So more than 6,000 itong natitira. So ang gusto kong sabihin, Mr. Chair, apart from the investigation ng PNP, dapat nag-imbestiga din kayo, DOJ, on your own. Hindi kayo nagtiwala doon sa ano. At huwag na rin natin sisihin yung pandemic, di ba? Kasi you should exercise the full, yung buong power ninyo as DOJ. Diba? Yun more than 6,000 nakakabahala ito. Your Honor, nasasabihin exactly na lang natin, magkontento na lang ba tayo na walang nangyaring irregularity. May namatay nga Mr. Chair. At yun nga, sila nga, mga NGO, nagtiyaga sila na itala yung mga incidents ng mga ng mga patayan or mga killings. More than 50% dyan involved ang PNP. So hindi po tayo nagtiwala dapat. I mean, ibig sabihin, pwede natin magamit yung data, pero on our own as DOJ, dapat we use our office na nag-imbestiga rin po tayo. Kasi nakikita ko, Mr. Chair, sinasuggest kanina ni former Secretary Medardo Guevara na suggestion, good nga yun, magkaroon ng independent na parang agraba commission na magkaroon ng independent. Kasi nagkaroon na kayo ng pagkakataon ngayon, di ba? So bakit
parang passing the buck ba? Ibig sabihin, papasa natin yung responsibilidad wherein kayo yung responsible noon. Kaya parang naisip ko, Mr. Chair, part din kayo ng cover-up. Hindi po totoo yun. Well, nakikita ko yun kasi hindi kayo nag-imbestiga in full. Hindi rin po totoo yun, Your Honor. Mr. Chair, kasi kung talaga nag-imbestiga kayo in full, 52 lang yung sinabi ninyo na naimbestigahan. Base, nagbe-base pa kayo doon sa PNP na isa sa mga culprit dito sa mga EJK. Hindi po kaya totoo dapat yun, kayo po, yung 6,000, di ba kayo nabahala sa isip ninyo na 6,000 na mga kababayan ang namatay, na hindi man lang kayo talagang nag-take ng pinaka-best effort para maimbestigahan ito, Mr. Chair, 6,000. No? Isa o dalawang patay lang dyan, nakakaiyak. Isa nga lang yung nagsalita dito, nakakaiyak na yung nangyari. Kaya po tingin ko po, may cover up. No? Ito na nga lang, yung EO2, parang sinimento na lang nga yan. Eh, parang sinil na yan na nandiyan sa EO para hindi talaga makapag-imbestiga. No? Kasi yung mga information na kailangan ay wala, no? Dahil dito sa EO2 na nilagay. Na kayo rin po ang in charge doon sa pag-finalize yung EO2 na yan, Mr. Chair. So kaya wag mo sabihin na hindi mo alam na hindi niyo alam na nilagay yung exception na yan na walang legal basis. Pero tingin ko po as DOJ secretary nung that time, kayo po yung most responsible dito sa ano po, no? Dito sa EO2, yung pag-iimbestiga, kahit nga po hindi drug killings, Mr. Chair, eh. Kahit na sinasabi natin yung mga political killings na yan. Daming mga aktivista mga namatay pero wala ring nangyari, no, Mr. Chair. So yun po, Mr. Chair. Sorry na lang po ano kung yun ang paniniwala ko, Mr. Chair. Kung hindi kayo naniniwala, hindi kayo nagpabaya. Well, sorry na lang po, hindi ganoon yung aking impression po, Mr. Chair. May I be able to respond, Your Honor? First of all, Your Honor, I have to categorically deny for the record that the DOJ, more particularly myself, was involved in a cover-up. I vehemently deny that, Your Honor, for the record. But let me just explain na yun pong investigation na ginawa ng DOJ ay hindi lamang po nag-rely sa information na nanggagaling sa PNP. Dahil kami po mismo sa DOJ ay gumawa ng aming sariling investigation na ang ginagamit namin ay ang mga records. NBI, ng ginamit yun ba? Yes po, definitely. Yeah. Ang DOJ naman po kasi ay hindi nag-i-investigate as an institution. Well, it's the National Bureau of Investigation under the DOJ. With due respect, no, I beg to disagree with you. Yung sinabi mo na nahamper kayo nung pandemic. Tatlong taon yan, no? Samantalang dito sa Kongreso, hindi kami nahamper dito during the pandemic. Mayroon kaming Zoom dito. Talagang ang aming leadership, talagang pinapaalala po sa amin, no? Oh. If Congress hindi po nahamper sa pandemic, paano kayong mahamper? Meron kayong NBI, meron kayong prosecutors. Apo. Hindi naman po kami nahamper in the sense na wala kaming nagawa. Nahamper lamang po kami in the sense na hindi namin na-cover yung lahat ng yung buong bansa. Dahil Secretary Guevara, 52. I mean, out of 6,252, 52 lang po ang naimbestigan ninyo. Oo. Your Honor, yung 52 po ay yung sa side na galing sa PNP. Saan yun po yung tinercover. Yun pong sa amin, meron po kaming mahigit 900 cases na natingnan. At ang inulaman nyo sinabi yan, kanina pa po namin hinahanap yung record. Opo. This is the only time na sasabi nyo, meron kayong 900 na inibisigan. Yun po yung nasa opisina ng mga prosecutors sa various regions in the country. How pero ang inuna NBI? Po namin, Your Honor... NBI? May NBI tayo rito. How about the NBI? Your Honor, dito po sa side po namin sa Maynila, Homicide Division po, may 36 cases ng inaimbestigaan kami. That is only Manila. Only the Homicide Division. Only Homicide in Manila. Yes, sir. We will be asking the concept to invite the director of the NBI to come in the next hearing. Bali po, 36 yung police operations against illegal drugs na investigahan namin. And 15 na operations pero hindi po involve ang drugs. 32, sir. 32 po. 36. 36. Your Honor. So, yes. Ibig sabihin, mula nung 2018 hanggang 2022, 36 lang.
Sir, 36 po yung naimbestigahan namin from 2016. Homicide. Yeah, I understand. Homicide lang naman. Yung tawad ng mga yun ng mga napatay. Yes, yes, Your Honor. And plus 15 po na police operation pa rin, pero hindi po sa involved sa drug operations. Bale, 52 po. What would the former Secretary Guevara say about this, former Secretary Guevara? Yun pong, mabalik lamang po doon sa 52 cases, ano po. Yun po ay tiningnan namin sa Department of Justice at tiningnan po namin kung alin yung karapat dapat na i-refer for case build-up sa National Bureau of Investigation. Ngayon po, base po doon sa aming report, pero ito po ay October of 2023 lamang. Ano po. Ito po ay nahingi ko lamang sa DOJ dahil sole gen na po ako at the time. Doon po sa 56 ng laban or 52 or 56 ng laban cases, na inirefer namin po yan sa NBI, 25 were closed for lack of interest on the part of the complainants or requesting party for fear of life or security. At that time, 19 cases were still pending investigation. So 12 cases were actually filed before various courts and prosecutors' offices. Kasama na po dyan yung kina Arnais, kina De Guzman, marami pa pong iba, mga Sivedaño, Garbo, and so forth and so on. Pati po yung kay La Fuente na isang Spanish national. So yun po yung, as of October of 2023, ay yun po yung status doon sa mga nirefer ng PNP Internal Affairs Service na pinrocess po ng National Bureau of Investigation. Yun pong galing naman sa DOJ proper, sa National Prosecution Service. 250 non-laban cases po ay ang na-refer doon sa Bulacan District Office ng NBI dahil po ang karamihan sa mga insidente ng may namatay sa drug operations ay na-observe po namin na nangyayari sa Region 3 or particularly in Bulacan, especially in the city of San Jose del Monte and as well as Angeles City in Pampanga. At yan po ay na-observe din namin sa Region 4A including Cavite and partly or quite a number also sa National Capital Region. So yun po yung mga data na DOJ mismo po through the National Bureau of Investigation ang nag-conduct ng investigation. Kung ano po yung nangyari dyan sa mga kaso na yan ay